Mga ka-explorers, kwentong may aral ulit para sa inyo. At baka hindi ka pa nakasubscribe sa ating Munting channel. Subscribe ka na rin po para kumita rin tayo. Thank you! Walang araw na hindi umiiyak itong si Luna sa kanilang paaralan. Sanhi ng pangbubuli sa kanya ng ibang mga kaklase nito. Hindi kasi ito siya matanggap-tanggap ng iilan sa kanyang mga kaklase dahil sa kanyang maitim na balat at kulot nitong buhok. Hoy Aswang, anong ginagawa mo dito? Baka may bibiktimahin ka na naman. Sambit itong si Axel sabay duro sa kanya. Ano ka ba naman Axel? Wala naman yang mabibiktima dito no? Eh, makita pa lang yan siya ay takot na agad ang mga tao. Nakatawang sambit naman nitong si Yorny. Sa sinabi ni Yorny ay nagtawanan ang mga kaibigan nito. Kung ako sa'yo Luna, hindi ako mag-aaral dito. Alam mo kung bakit? Dahil hindi welcome ang mga kagaya mo dito. Dagdag pang sambit ni Axel sabay tulak dito kay Luna. Agad na natumba itong si Luna matapos ito siyang itulak nitong si Axel. Napaiyak at tinitigan lang ni Luna ng matalim itong si Axel sa sandaling yon. At hindi nakapagsalita, sanhi ng kanyang kaba at takot. Pre, galit na sa sayo ang talim ng tingin sa adpa ni Yorny. Hayaan na natin yung taong yan. Wala namang kwenta yan. Sambit naman ni Axel habang papaalis na ang mga ito. Nalungkot itong si Luna sa ginawa sa kanya ng grupo nitong si Axel at naiyak habang nakaupo. Natigil lang sa pag-iyak itong si Luna nang may isang estudyanteng nag-abot sa kanya ng isang lollipop. Ito, lollipop. Kumakain ako niyan kapag malungkot ako at may problema. Sambit ng ekstranghero'ng mag-aaral na iyon. Natahimik at tinanggap ni Luna ang lollipop na inabot sa kanya. Maraming salamat. Saad nitong si Luna. Tawagin mo na lang akong Mira. Magkaklase tayo. Hindi mo lang ako napapansin. Naging mahaba ang pag-uusap nilang dalawa sa sandaling yon. At doon nagsimula ang kanilang pagiging magkaibigan. Binalita ni Luna sa kanyang supportive ng mga magulang kung ano ang nangyari sa kanya sa araw na yon sa kanilang paaralan. Magkahalong lungkot ang nadama ng mga magulang nito sa kanilang napag-alaman. Ngunit mas nag-ibabaw pa rin ang sayang kanilang nadama. Dahil sa wakas ay meron ng naging kaibigan ang anak nila sa paaralan nito. Naging matalik na magkaibigan itong si Mira at Luna. At nagdamayan hanggang sa makapagtapos silang dalawa ng pag-aaral. Ilang mga taon ang lumipas na wala nang naging komunikasyon at wala na ring balita sa isa't isa itong si Mira at Luna. Namasukan bilang isang sikyo itong si Luna sa isang mall. Ngunit kagaya ng nag-aaral pa lang siya'y ganun din ang kanyang pinagdaanan sa kanyang trabaho. Nang ang mga kasamahan niya'y ayaw sa kanya. Dahil doon ay muling bumalik sa kanyang alaala ang masakit niyang nakalipas. Sa anim na buwan niyang pagtatrabaho ay tiniis ni Luna ang hirap at lungkot alang-alang sa kanyang pamilya. Inisip na lang ni Luna na ang pagtatrabaho niya ay para sa ama niyang may iniindang karamdaman. Kung kaya't kahit na nag-iisa ito siya ay nagawa niya iyong kayanin. Minsan nga ay nagawa pa siyang siraan ng iba niyang kasamahan dahil sa gusto na nila ito siyang mawala sa kanilang paningin. Ngunit salamat sa kanyang boss na ginawang linisin ang kanyang pangalan dahil sa nasaksihan mismo ng boss nila na hindi si Luna ang may sala kundi ang mga kasamahan nitong naninira mismo sa kanya. Sa pangyayaring yon ay natanggal ang ibang kasamahan nitong si Luna sa trabaho. Bagyang nakaramdam ng saya itong si Luna sa mga sandaling yon dahil sa wala na ang mga taong nangahamak sa kanya.
Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang problema sa buhay nitong si Luna. Nang isang araw, meron ito siyang napansin na kahina-hina lang isang pirasong papel sa may sahig. Ginawa niya iyong damputin at basahin. At sa puntong mabasa na nitong si Luna ang nakasulat sa papel na iyon, ay laking gulat nito sa kanyang nalaman. Nang ang laman pala ng pirasong papel na iyon ay sulat ng isang taong dinukot at humihingi ng tulong. Mabuti na lang at naisulat sa pirasong papel na iyon ang detalye ng pagkakilanlan ng mga taong mandurukot. Kung kaya't agad nilang inalarma ang mga gwardyang nagbabantay. At nangyari ngang mabilis nilang nadakip ang mga taong yon doon din mismo sa may parking lot. Ang kinagulat lang nitong si Luna ay kilalang kilala pa niya mismo ang mga taong nahuli. Dahil yung mga mandurukot pala ay walang iba kundi itong si Axel at Yorne. Ang bilis talaga ng karma, no? Parang kailan lang na kayo ang napakalinis at ang gagaling. Pero ngayon, tingnan yung mga sarili nyo. Mas masahol pa kayo sa hayop. Yan na ang karma nyo, mga mayayabang. Galit na saad nitong si Luna. Umani ng papuri itong si Luna sa puntong yon. At nasayahan ito siya dahil sa yon ang unang beses na mapansin siya ng karamihan. Ngunit hindi pa pala doon nagtatapos ang kasiyahang kanyang matatamasa. Dahil sa anak pala ng boss niya ang babaeng nailigtas dahil sa kanya. Nangyari ngang ginawang bigyan ng boss niya itong si Luna ng mataas na posisyon sa kumpanya bilang gantimpala sa kabutihang ginawa nito. At simula doon ay nabago na ang takbo ng buhay nitong si Luna. Ang dating hinahamak ng mga tao ngayon ay tinitingala na at ginagalang ng mga tauhan nito, mga ka-explorers. Halos lahat sa atin ay mayroong tinatago sa sarili nating ayaw nating malaman o makita ng ibang tao. Huwag po nating ikahiya ang ating sarili dahil di natin masasabi na yung ayaw nating makita ng ibang tao ang magiging susi pala ng ating tagumpay.